Good news para sa lahat, ang mga bakunang dinedevelop kontra COVID-19. Pero ang bad news, patuloy na nag-mutate ang virus at may mga bakunang posibleng hindi raw gaanong tumalab sa mga bagong variant. Nakatutok si Von Aquino. Lumabas sa early stage na pag-aaral ang AstraZeneca na may mahigit 2,000 participants na mas mababa ang efficacy ng kanilang COVID vaccine laban sa South African variant na sinasabing mas madaling makahawa. Gayunman, gumagawa na raw sila ng paraan para maka-adapt ang kanilang bakuna sa naturang variant. Nauna naman ang lumabas sa kanilang pag-aaral na epektibo ang kanilang bakuna laban sa UK variant. Sa China, aprobado na for general use ang COVID vaccine ng Sinovac. Nauna nang sinabi ng kumpanya na batay sa kanilang third stage clinical trial sa Brazil, 50.65% effective ang bakuna para hindi ma-infect ng virus ang isang tao. Mababa ito kumpara sa efficacy rate ng ibang bakuna. Pero paliwanag ng manufacturer, laganap ang COVID cases sa Brazil at tanging medical workers na gumagamot sa COVID-19 patients ang sumailalim sa clinical trial. Ang kumpanyang GlaxoSmithKline o GSK ng UK at CureVac ng Germany magde-develop ng bakuna na kaya umanong labanan lahat ng variants sa isang shot. Dati naman ang sinabi ng mga eksperto na hindi nirerekomenda ang paggamit ng magkaibang bakuna sa isang tao. Pero ang paghahalo ng magkaibang bakuna ang pinag-aaralan ngayon ng ilang kumpanya. Tulad sa ilang bansa sa Middle East, kung saan magsasagawa na ng clinical trial na paghahalo ng dose ng vaccine ng AstraZeneca at ng Sputnik V ng Russia. Yan daw ay para malaman kung tataas ba ang efficacy ng AstraZeneca vaccine. Ang bakuna ng AstraZeneca raw ang unang matatanggap ng participant. Ituturok naman ang bakuna ng Sputnik V pagkalipas ng 29 na araw. Nitong Webes, sinimula na rin sa UK ang trial sa paghahalo ng Pfizer at AstraZeneca vaccines. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.